Pangaminamahal, tayo pong lahat ay tumayo na po. Praise the Lord, maging sa mga nariyan po mga tayo po ay sama-sama po mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po idarako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating pong banalagawain. Ito po ay sa pamagitan ng pakinig ng banal ebanghelyo ng kaligtasan. Ito po ay dadalhin ng ating pong beloved ordained preacher, Fred De Assis. Praise the Lord po. Tayo po'y manalangin, mamahal, hallelujah. Mapuri ka namin, malapin Jesus, sinasamba. Sa Espiritu at katotohanan, ikaw ang Diyos na buhay, na makapangyarihan, ilutas ng mga problema, papagaling ng mga sakit, nagbibigay ng kaligtasan. Salamat, malapin sa paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitan ng Children's Choir, God's Choir, Youth Choir, sa awitan ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan. Sa pagbibigay, salamat po sa mga anak po niyo matatapat. Salamat sa mga himala, sa mga patutuo, yung nilangisan. Sa pag-aaral ng salita, salamat pala, Panginoon. Ikaw magpala, sa ganaan ko wala akong magawa. Umasalam ako sa inyo. Bless us once again, Lord, through your word. Aming sinasaway lahat yung nakaaway. I bind the hook of Satan in the name of Jesus. Timos ang nilibang daos. Kasal, kasal. Right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Pinisus sa ating Diyos na buhay, makapangyarihan. The King of Kings and the Lord of Lords. I'd like also to give double honor and respect to beloved pastor, evangelist, Will Destad Almeida, then time, prophet of loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved mama dear, sa kanilang mga beloved children. Nasa ko rin pamatiin ang mga beloved in-laws natin, beloved Minister Pogs. Magandang hapon po sa inyo. Sa ating mga beloved preachers, our beloved co-workers, mga instrumentalists, mga awit. Sa ating mga webcast viewers, sa inyo lahat, ating minamahal na mga kapatid sa pamamaguhan, magandang hapon sa inyo lahat, puri natin mga Panginoon. Kindly, pakibasa Book of John, chapter 21, verse 15 up to 17. Dito po sa aklat ng Juan, kapitulo 21, ang talata po ay 18 hanggang 19. 15 up to 17. Ang talata po ay 15 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi ng mga minamahal. Dito po sa aklat ng Juan, kapitulo 21, ang talata po ay 15 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi mga minamahal. Kaya't ng mga kapag-pagawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon. Lalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, Pakanin mo ang aking mga kordero. Sinabi niya sa kanyang muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, Alagaan mo ang aking mga tupa. 17. Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan,
Iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanyang sinabing makaitlo, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Amen. Minamahal, during the end times, at one of the tactics of the enemy is to make the Christians lukewarm. Gagawin tayong maligamgam sa paglilingkod. Sa lagi natin na pinag-aralan, gusto na Pinoy tayo laging mainit sa paglilingkod. Amen? Dapat alalahanin natin na ang hinahanap ng Panginoon yung una nating pag-ibig sa Kanya. Amen ba, namahan? Our first love. Hindi po sa dami na ginagawa natin, hindi sa dami ng ating mga sakripisyo, bagamat kailangan yon. Ngunit ang hinahanap ng Panginoon sa atin yung ating unang pag-ibig. Amen? Napakahalaga niyan. Kung saan tayo nahulog, sabi nga ng masulatan, magsisi tayo. Kasi kung saan tayo nahulog, doon nawawala yung ating first love. Ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Magdagan pa natin bago nituloy. Revelation chapter 2 verse 4. Kindly, pakibasa muna bago natin ituloy yung ating pinag-aralan. Apocalypse 2:4, pakibilis lang sa ating mga Bible readers. Dito po sa aklat ng Apocalypse, kapitulo 2, versikulo 4. Ngunit meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Amen. Yan po yung laban. Laban ng ating mahal na Panginoon sa mga anak ng Diyos. Iniwan daw natin ang ating unang pag-ibig. Ang sabi niya sa verse 3, and has borne, and has patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. Marami tayong mga labor, marami tayong mga sakripisyo, marami tayong pagtitiis na dinaanan, ngunit ang sinabi ng Panginoon, mayroon akong laban sa iyo. Iniwanan mo ang una mong pag-ibig. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang makakasama sa rapture, minamahal, yung mainit talaga na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Malinaw po yan sa salita ng Diyos. So we have to remember our first works, our first love. Ano bang ginagawa natin nung una natin nakilala mahal na Panginoon? Siya lagi ang laman ng puso natin. Amen? Gawain, umpisa pa na ng gawain, nandun na tayo, minamahal. Nalala ko yung unang pag-ibig namin, yung noong araw kabataan kami, way back 1983. Sobrang kainitan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bago pa mag-umpisa ang gawain, nandun na kami, minamahal. Tumutulong na kami, hindi kami mga worker ha, tumutulong na kami sa ng upuan, pag-ayos. Bago mag-umpisa, nandoon na kami. Ganun pala yung sobrang kainitan mo, na mahal. Wala nag-uutos sa'yo, ginagawa mo yung para sa ating mahal na Panginoon. Amen? Diba sa praise the Lord? Pag panahon ng pag-awitan, ikaw sinishare ko lang, paano yung unang pag-ibig? Para ma-remind tayo lahat, sa ako, sa karanasan ko, pag paano nagpupuri, ayaw ko sa likod, gusto ko nasa harap ako. Yun ang karanasan ko eh. Yung sobrang pag-ibig sa Panginoon, at ayaw ko na may ma-miss ako sa mga patotoo, sa mga pagpupuri,
lalo na sa pangangaral mga pastor, pangaral sa pulpito. Mayroon pa akong ballpen yan, mayroon pa akong notebook, nire-record ko lahat. Ganun pala yung first love. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Kaya pag nag-Bible study atin, beloved mama dear, nung araw, tuwang-tuwa kami. Napakatamis pakinggan. Wala kami nami-miss, minamahal. Hindi ko pa makalimutan yung binabanggit ating beloved assistant pastor nung araw. Sabi niya, pag panahon na ng salita ng Diyos, sabi niya, huwag kayo dyan sa malayo, dito kayo sa malapit. Amen? Dahil, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, my words are spirit and life. Ang salita ko ay espiritu at buhay. Amen? Yan ang magpapalago sa atin ang mga salita ng Diyos. Yan ang magpapalala sa atin. At yan ang instrumento ng mahal na Panginoon para masunod natin lahat ng kalooban ng ating Diyos na buhay. Amen? Pag wala ka ng gana makinig sa salita ng Diyos, isa lang, that is, isa lang ibig sabihin niyan. You are declining from your first love. Nawawala ka na sa una mong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Nakakatakot yan dahil ang kababasa natin, marami ka sakripisyo sa mahal na Panginoon. You have labored much. Nevertheless, I have something against you sa mahal na Panginoon. Mayroon akong laban sa'yo. Iniwanan mo ang una mong pag-ibig. Ayaw na Pinoy, na iwanan natin ang una natin pag-ibig. Kung saan tayo nahulog, anong dahilan, bakit nawala ang ating unang pag-ibig sa mga Pinoy, napakabait ng Diyos. Alalahanin natin at pagsisihan natin at gawin natin yung ating mga dating ginagawa. Amen? Kung mababasa natin, katulad yung binasa natin kanina sa Juan, ang sabi natin mga Pinoy kay Peter, mahal mo ba ako higit sa mga bagay na ito? Ang tinanong ng mahal pa noon, ang tanong niya, Peter, lovest thou me more than this? Mahal mo ba ako higit sa mga bagay na ito? Ano ba yung mga bagay na ito tinutukoy? Ang sagot nandyan po sa mga naunang talata. Mahal mo ba ako higit sa mga bagay na ito? Ang kasagutan, nandiyan po sa mga unang talata. Kasi nung sila po'y nangisda, nakahuli sila na maraming isda at that time. Amen? Nakahuli sila nandiyan sa naunang talata. Hindi natin binasa, masyado mahaba. Marami silang nahuli na isda. Ayan niya, sa verse 7, 8, 9. Ang sabi nga sa 11, Simon Peter went up and drew the net to the land full of great fishes and 153. Ayan. Nakuha sila ang kanilang lambat na puno ng isda. Mararami malalaking isda. And 153. Mayroon pang bilang. Yung malalaki, 153, hindi pa kasama yung maliliit. Yan ang po nakasulat dyan. 153 malalaking isda. Eh, nung tinanong ating mahal pa yun si Peter, mahal mo ba ako higit sa mga ito? Ibig sabihin, higit sa mga isda. Yung mga isda na yan, these pieces symbolize the material things that we have now in our hands. Palapakan natin mahal pa yun. Amen? Sa ating panahon ngayon, yung mga isda na yan, nagsisimbolo sa mga material na bagay na sa atin ngayon. What we have acquired, ano ba yung nakuha, ano nag-gain natin, ano na-acquire natin, yung po sinisimbolo in our time. At that time, nakahuli sila, sabi na Panginoon, mahal mo ba ako higit sa mga isda na ito? More than this. Ang sabi na Panginoon, sabi ni Peter, yan, sa verse 15, he said unto him, yes, Lord. Opo, mahal na Panginoon,
Alam mo na mahal kita. Alam mo na mahal kita. Dapat alam ng Diyos na mahal natin siya. Amen? Malalaman ang Panginoon dahil sa puso natin. Peter is very confident na sagutin ang mga Panginoon. Alam mo mahal kita kasi alam niya, kilala niya, ang puso niya talaga ay umiibig sa ating mahal. Nung sumagot si Peter na, mahal ki, opo, mahal kita, mahal Panginoon, sabi ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Feed my lambs. Feed my lambs. Pakainin mo ang aking mga tupa. Verse 6:10, at nagsalita ulit ang ating mahal Panginoon, ikalawang beses, ikalawang pagkataon, Simon, anak ni Jonas, mahal mo ba ako? Sumagot ulit si Peter, opo, mahal na Panginoon, yes, Lord. Alam mo na mahal kita. Ang sinabi ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga feed my sheep. Feed my sheep. Kanina, feed my lambs. Yung lambs po kasi, mga batang tupa. Yung sheep naman, yung mga matandang tupa. Amen? Hindi basta-basta ang duty ng mga spiritual leaders. Kaya nga, ating mga pastor, halos wala ng panahon sa sarili na sa tuhod ng panalangin araw at gabi. Bakit? To feed the sheep of God and to feed the church of God, to feed the lambs of God. Tayo po yan, mga lambs of God, yung mga baguhan Christian, yun po yung mga lambs, mga batang tupa. Yung mga sheep, yung mga matatagal na ng mga anak ng Diyos. Amen? So tayo na, matatagal na, meron tayong mga duty sa mga Panginoon, sa kapwa natin. Meron tayong mga dapat gawin, mga katungkulan na dapat natin gawin. Ngayon nga, yung gawain natin po ay, dito po sa Baliwag, tatlo po sabay-sabay ang gawain natin. Yung iba nandun po sa Candaba, iba mga worker, mga instrumentalists, ibang mga preachers na kasama natin dito, mga full-time. Nandun po sa Candaba at saka sa San Ildefonso, Bulacan. Namahal. Tatlo po yung gawain natin sabay-sabay. Kaya baka hinahanap nyo bakit wala ibang magagawa dito. Sabay-sabay po yung gawain natin ngayon. And sabi ng Pinon, feed my lambs eh, feed my sheep. Sabi ng mga kapatiran doon, gusto namin na magkaroon na ng gawain dito. Total, nawala na yung lockdown sa lugar na yon. Kasi marami kapatira na hindi na po yung iba may edad, hindi na po nakakapunta dito. So kahit mahirap maghihiwalay ang mga manggagawa, dapat intak kami. Pero ang sila may pinong, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga lambs, mga bagong tupa. Bagong tupa. Yun po yan. Verse 7:10, he said unto him the third time, sinabi ng malapinong si ikatlong beses, Simon, iniibig mo ba ako? Peter was grieved because he said unto him the third time. Nalungkot si Pedro dahil ikatlong beses na siya tinatanong ng malapinong. Alam na malapinong yung puso ni Peter na mahal talaga siya. Pero ikatlong beses nagtanong siya ulit. Sabi ng mga Panginoon, alam mo, nalungkot si Peter, alam mo ng puso ko na mahal kita. Sabi ng mga Panginoon, feed my sheep. Malinaw sinabi ng Pablo, none of us live to himself alone. Walang isa man sa atin dito na bubuhay sa sarili lamang. Nabubuhay tayo para sa Diyos at sa kapwa natin. Amen? Kaya malinaw yan. Kaya nga, follow me, sabi ng Panginoon. Mayroong kasunod ng mga talata dyan, sumunod ka sa akin. Ituloy natin yung basa sa verse 18. Ako na lamang po. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, nung ikaw bata pa, sinabi niya kay Pedro, when thou was young, thou girded thyself, ikaw nagbibihi sa sarili mo at lumalakad ka kung anong saan mo gusto. When thou shalt be old, ikaw matanda na,
Stretch for thy hands. Inuunat mo yung kamay at iba ang magbibihis sa'yo. Ayoko kung tama yung translation natin. And carry thee whither thou wouldest not. Yung may matanda ka na raw, iba na magbibihis sa'yo at magdadala sa'yo kung saan hindi mo gusto. Yun po ang sinabi. Sa verse 9-10, ang sinabi dyan, this spake he signifying by what that he should glorify God. Sinabi ito malapin noon kung anong kamatayan ang magaganap kay Peter. Verse 9-10. And when he had spoken this, he said unto him, follow me. Nung sinabi naman ang Panginoon ito, sumunod ka sa akin. Palapakan natin naman ang Panginoon. Amen? Sumunod ka sa akin. Ibig sabihin ng sumunod ka sa akin, kung babasahin mo ang Panginoon. Kasi itong Bible natin, isinalin po ito galing sa original na Gregong na salita. Hindi po English talaga ito. Original language ng Bible natin, itong bagong tipan ay galing sa Greek. Yung lumang tipan naman, galing po sa Hebrew. Hebrew tongue. Original yan, Hebrew and Greek. Sinalin lang dito sa English, minamahal. Yung, kung babasahin mo yan sa original na Grego, yung follow me, ibig sabihin ng follow me, follow my steps. Yan ang meaning. Sundan mo ang aking mga halakad, ang aking mga hakbang. Shorten kasi sa sinabi na sa English, follow me. Pero kung sa Greek mo babasahin, ibig sabihin, follow my steps. Yan po ang gusto ng malapit na gawin natin. Bilang mga anak ng Diyos, sundan natin ang dinaanan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Follow my steps. Kaya nga, nung sinabi dito, si Peter po ay ang kanyang kamatayan, ang sinabi sa verse 19, sinabi ng Panginoon, siya'y mamamatay sa magitan ng pagpapapako. Yan pong, yun po yung, kahit sa history, si Peter po ipinako. Sinabi ng mga Panginoon niya na, ipapako ka ng katulad ng sa akin, ipapako ka din. Ang kanyang kamatayan. Yung po yung sinabi niya, verse 19. This spake he signifying by what that he should glorify God. Anong kamatayan ang dadaanan niya para mulalati na ang Diyos? Si Peter po ay, nung panahon na Peter, ang emperor po doon sa Roma, kasi yung Israel, doon sa Israel, ang emperor po ng, ang Israel po kasi at that time, ay sakop po ng Rome, Roman Empire. Ang emperor po noon ay sa history ay si Nero, Emperor Nero. Yan po sa history, mababasa natin yan. Napakabagsik ito ng emperor. Napakabagsik. Ito po yung nagpapakain sa mga Christians yung araw sa mga leon. At sinusunog yung mga Kristiyano bilang pang-ilaw sa mga kalsada. Ginagawang puste at sinusunog, ginagawa silang ilawan. Ganun kabagsik si Emperor Nero, minamahal, at that time. Roman Emperor. Nung ipapako na si Peter, sabi ni Peter, huwag niyo ako ipako ng katulad sa ating Malapino. Kasi Malapino nakapako ay diretso, di ba, nakaganon. Siya hindi, gusto niya patiwarik. Baliktad yung ulo niya sa baba, yung paa na sa taas. Yun po, sabi, huwag niyo ako ipako ng katulad sa mahal na Panginoon Jesus. Kasi hindi ako karapat dapat. Patiwarik. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yan po sa history. Sa Biblia, hindi sinulat paano siya pinako. Pero sinabi ng mga Panginoon na ang kamatayan niya ay ipapako din siya sa cross. That was prophesied dito sa binabasa natin. Kaya nga, ano nangyari? Kasi mahirap ipako yung nakapatiwarik. Yun po sa history, naka-record. Naka-record pa sa history. Mahirap ipako yung tao na nakapatiwarik. Mahirap. Ano nangyari? Kasi yung ipapako siya, nahulog yung pako. Yan po ang kwento dyan sa history. O doon sa Facts of the Martyrs, nung nakasulat po yan. Nung si Peter ipinako, nung pinapako na nung soldier, nahulog yung pako kasi nga nakapatiwarik eh.
Mahirap yung pako, nakatiwarik eh. Kati yung paa, mahirap yung pako. Kaya nahulog yung pako. Ang pamahiin ng mga Roman, pag nahulog ang pako, hindi ito tuloy ang pagpapako. Ganun po sila. Hindi ito tuloy ang pagpako sa isang tao na binarusahan ng kamatayan by crucifixion. Hindi ito tuloy. Yan ang kanilang tradisyon. Anong sabi ni Nero? Nandun si Nero mismo, yung emperor. Eh. Sige, Peter, kasi nahulog yung pako, I will give you a chance mabuhay. Iwanan mo na si Kristo. Maglingko ka ng normal. Tutulungan pa kita mabuhay na mariwasa. Yun pang sinabi ni Emperor Nero. Huwag ka na maglingkod sa Diyos mo. Yan po ang, yan po ang totoong istorya na nakasulat po yan sa Acts of the Martyrs. At alam niyo na mahal, habang si Peter ay nandoon, nakagkaroon siya ng vision, habang nandun sa nakapatiwarek, hindi ka natuloy yung pagpapako, pinatayo sa uli, kasi nahulog yung pako. Nagpakita sa kanya natin, mahal na Panginoon. Nagpakita. Nagpakita. Amen? Pinamahal, hindi po ito, ito po yung katotohanan. Nagpakita malapit sa kanya. Akala ni Peter na ililigtas siya ng malapit noon. Akala niya na ililigtas siya, nagpakita eh. Kasi na, he is at the point of death. Sinintinsa na siya ng kamatayan. Nahulog lang yung pako. Nagpakita malapit noon. Akala ni Peter na ililigtas siya. Yung pala, ang sasabihin ng malapit noon, i-confirm lang na yun talaga ang kamatayan. I-confirm. Hindi siya nagpakita ang malapit noon para iligtas, kundi para i-confirm na siya'y mamamatay talaga. There are times na minsan may manayari sa atin na mahal. Akala natin ililigtas tayo. Pero sabi naman pinon, sitiisin mo lang yan. Kasi yung kaligtasan mo sa langit, yan ang sigurado. Palapakan natin, malapay noon. Amen? We have to understand the mind of God. May mga time na minsan yung physical mo hindi liligtas kasi ang malapit na nakatingin sa kaluluwa mo na sa langit, secure ang kaligtasan. Kaya totoo sa Biblia, in everything, give thanks. Pasalamatan mo. Minsan may mga sakit ang Kristiyano, hindi gumagaling, pero ang kaluluwa mo, sigurado, sapat na yan. Tagalangit ka. No question. Amen? Meron akong kakilala, I do not drop any name in here in the pulpit, mga about 7 years ago, kapatira natin sa ibang lugar. Mainit sila, mag-asawa. Yung kanyang asawa ba ay nagkaroon ng cancer. Pero mainit sila. Nagkaroon ng cancer din, hindi gumaling, namatay. Anong ginawa nung beloved brother sa pinanlamig, nag-backslide siya? Hindi niya naintindihan, hinamahan. Si Peter po, nagpakita malapit noon, at the point of death, hindi siya niligtas. Kinonfirm lang na Peter, kaya ako nagpakita sa iyo para yung sinabi ko sa iyo dati ay i-confirm na mamamatay ka nga sa crucifixion. Dapat naintindihan natin. Katawan lang yan, katawan lang yan. Ang mahalaga sa atin, ang ating kaluluwa. Amen? Maraming napapakita ang Diyos ng Himala. Maraming napagaling. But there would be a time, may mga time na iba ang dealing ng mga Pinon. Minsan pentulot ka sa, minsan hindi malulutas. Bakit? Dahil doon sa piling niya, aaliwin ka ng wala ng katapusan. Yan po ang dapat patandaan, manaklang Diyos. Mga Kristiyano, pag hindi gumaling, sabi, nagdududa sila, baka naman hindi totoo na sumpungan ko. Sapat na ang manakita mong himala, sapat na naramdaman mo ang katotohanan, ang banal na presensya nito naramdaman mo, sapat na yan na katotohanan. Kahit hindi ka pa, kahit may problema ka, hindi malutas, minamahal, pinaintulot yan ng malapay noon. Para makita kung hanggang saan ka magmamahal. Kasi ang katawan ng tao, katawan lang yan. Ang dugo at laman, hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Yung espiritu, yan ang sasalubong doon sa pili ng ating man. Malinaw yan. So, mga Christians, we have to understand. Kailangan maintindihan natin
napatunayan na kumbinsido na tayo talaga tinawag ng Diyos. Pinili tayo. Kumbinsido ba tayo? 100%. We are convinced that we are called by God. Tinawag talaga tayo. Walang alinlangan yan. Amen? Yun na ang hawakan mo. Yun ang hawakan mo. Sabi naman pa Pinoon, ang kanyang tinawag ay kanyang ililigtas. Kasi nakatutok lang tayo sa, nakatingin tayo sa physical na pagliligtas. Although maraming himala, pinagaling tayo, pero may mga times na pahintulutan na mangyari sa iyo isang bagay. Kasi yun na ang destiny mo. Ang mahalaga, sabi ng Panginoon, tagalangit ka. Mamatay ka man dito, ang kaluluwa mo, diretso sa langit. Pinagpala ka pa rin ng lubusan. Amen? Kaya yun, ang yun ang mga, yun ang nangyari dito. Kaya nga sabi ng Panginoon, if you love me, kay Peter, feed my sheep, feed my lambs, feed my sheep. Follow me, ang sabi dyan sa verse 9-10. Ibig sabihin ng follow me, follow my steps. Yung feed my sheep, pakain ng aking tupa, doon sa original na Grego, lumalabas po yan, ibig sabihin ng feed my sheep, protect my sheep, defend my sheep. Hindi lang pakainin, ibig sabihin, protektahan mo, depensahan mo ang aking mga tupa. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Nakita ba yan natin dito sa ating mahal na pastor? Protektahan tayo ng mahal na pastor. Kahit ano mangyari, He will protect us. Dahil yun ang sinabi ng Biblia. Nung araw, pag mayroon masasamang tao, una harap ating mahal na pastor. Hindi sa umuurong. Siya ang unang aharap. Hindi sa takot. Bakit? To protect the children of God. Hallelujah! Amen? Kaya pinagpala ka nang dito ka sa katotohanan. Pinagpala ka, you are protected by the power of God, by the prayer of the man of God. Pero may gagawin tayo, of course. Mayroon tayong dapat mga gagawin sa ating mga buhay. Naalala nyo yung mga tupa doon sa Israel o mga pastol, yung mga nag-alaga ng tupa talaga, yung literal na tupa, alam, makikita nyo sa Bible o sa history, yung mga pastol doon nag-alaga ng mga literal na tupa doon sa Israel. Halos walang tulog yan. Nagbabantay sa mga tupa, pinapakain, kulang sa pahinga. Yun po ang buhay ng mga pastol. Sa spiritual na pastol, ganun din. Amen? Number one, example natin, mga pastor. Laging puyat, kulang sa kain, kulang sa pahinga. Bakit? Para lamang sundin, malagaan ang mga tinawag ng Diyos na tagapagmana ng buhay na walaga. Marami kasi mga pastor na mga hireling, mga upahan, mga bayaran, marami. They don't preach the word of God without money, without payment. Maraming ganyan kasi ibang bansa, minamahal. Ayaw na mag-preach ng kakaunti na nakikinig. Kailan maraming nakikinig. Pero ang tunay na man of God, ati mga pastor, sabi nga nung nandung mga bata pa kami sa pastor, sabi ng mga pastor, kahit isang bata lang makikinig, hindi ako tatamarin mangaral ng salita ng Diyos. Amen? So yun po yung tunay na shepherd ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Siya mismo ang number one halimbawa ng good shepherd. Mabuting pastol.
Pinagpala, manak ng Diyos, may mabuting pastol tayo. Hallelujah! Ang tawag po sa Biblia ng hindi mabuting pastol. Sa Biblia kasi dalawa yung pastol. May mabuti at sa mga hindi mabuting pastol. Ang tawag ko sa Biblia hindi mabuti, hireling, bayaran. Nasa kasulat sa Biblia. Bayaran na pastol. Yung mga bayaran, wala namang concern yan eh. Walang pakialam yan sa mga tupa. Pag dumating yung lobo, tumatakbo yan. Takot yan. Pero ang good shepherd, hindi tumatakbo yan. Hallelujah! Amen! And I say, praise the Lord! Alala ko nung nandun kami sa Channel 4, we back 1987, kudeta ni Hunasan nung araw. Live, naka-live tayo programa sa PTV 4, 1987, naka-live tayo. Live ang gawain natin. Nandun kami, umaawit kami sa TV. Para kami artista noon, nasa TV kami maawit. Nagpala, di ba? Nagpala, hindi man magagandang boses natin, pero umaawit tayo sa TV nung araw. Naka-live, live ha? Pero gabi, gabi nga lang, gabi. Ang umpisa ng gawin natin is, 11:30, huwag ka mali, to 1:30. Live yun. Tama-tama, pag-uwian, paglabasan ng mga, sinahuli kami mga worker, nahuli ang mga pastor, kasabay kami. Nauna mga finance choir, una lalabas ng Channel 4. Tama-tama, paglabasan ng mga choir members na lahat nakaputi, biglang dumating yung mga 6x6 na mga rebel soldiers at that time, yung kudeta. Kudeta noong araw, during the President Cory Aquino administration. Siguro natatanda nyo pa yan, 1987. Nagdating yan po mga daming 6x6, puro mga rebel soldiers, pinagbabaril po yung Channel 4. Nandun kami sa loob. Mayroon po mga sundalo na bantay doon sa tower ng Channel 4. Mga 3 piraso lang. Yan daming lumusob, ilang 6x6. So lumalaban din yung mga taga-channel, yung sundalo na kabahin, o 5 siguro, lumalaban. Crossfire talaga. Iyong mga ka-members sa labas, naabutan ng crossfire, palitan ng putok. Talagang, marinig mo, rinig na rinig ko, pero kasi nandun ako eh. Parang umuulan ng bala talaga, umuulan. Walang tigil yan. Yung mga ka-members, naabutan ng crossfire sa labas. Ano nangyari? Tinatamaan sila, pero ni isa, walang tumatalap. Lasa, praise the Lord. Isa yung patunay na iglesia na yan ay katotohanan. Amen? Pag mayroong kay himala, ibig sabihin, yung man of God yan, totoong man of God talaga. Hindi basta-basta. Hindi kaya ng demonyo yan, basta mayroong ganyan. Pag ang church yan, walang demonyo kaya gumapi sa iglesia na yan. Masa, praise the Lord. Nagpatunay mismo yung mga, kasi yung nakapunta na kayo sa PTV4, kung nakapunta kayo dyan, hanggang ngayon nandiyan pa naman, ang paligid niyan, puro residential yan, puro bahay yan. Compound yun, malaking compound yung PTV4, pero yung paligid niyan, residential area. Puro bahay yan. Sumisilip pala yung mga tao, may nag-testify pumunta, sumisilip. Sabi niya, totoo yung gawain ninyo. May pumunta doon na karatig bahay ng PTV4. Nakita namin, umaapoy yung mga katawan, mga nakaputi, umaapoy. Pero walang natutumba. Hallelujah! Amen! Bumalik mga ka-members, bumalik, hindi makalabas. Ang daming sundalo nakapaikot, nagbalikan. Umiiyak, sabi, mga pastor, nandun kami, naririnig ko mismo, nandun kami, mga pastor. Kung nagbabarilan, tinatamaan ako, sabi, tinatamaan kami. Pero yung katawan namin, parang naging guma, walang tumatalab na bala. Totoo ba ang pangako ng Diyos? Totoo ba? Totoong totoo. Kaya naklang Diyos, maraming panganib sa huling panahon. Do not be afraid. Huwag ka matakot. Jesus is God. Jesus is alive. Tindi yung mga himala na yan. Alauna yung media dapat uwian na namin na madaling araw. Nakauwi kami anong oras? Alas 6 ng umaga.
Hindi tumitigil, parang lumilindol ng Channel 4. Talagang binabaril, mga rocket launcher. Lahat yan. Umuuga yan. Nandun kami sa loob. Anong ginawa namin sa mga pastor? Magpure tayo lahat. Pure kami ng pure. Ang sabi ng manager ng Channel 4, Pastor Almeida, mag-live kayo ulit. Libre, walang bayad. Kita niya eh. Kita niya. Yung mga sundalo, tinamaan. Nilinis mga pastor, biglang gumaling. Nandun, nakita niyo, nakatelevise yan. Nililihans. Nakarating yan, hindi lamang sa Pilipinas. Pati ibang bansa, nakita nila. Habang nagagawa ito, nag-live tayo uli, nilibre. Yung mga sundalo, nagpapalihan, sumutinatamaan, gumagaling sa pangalan ni Jesus. Pero natakot din ako, sabi ko, mukhang hindi na kami ang kakalabas dito. Grabe, first time. Karanasan ko, grabe. Tindi na mahal. Umuuga talaga. Wala ka marinig kundi puro bala at saka rocket launcher. Ano yung rocket launcher? Yung kotse noon, pag tinamaan, sabog yan, wala matitira. Ganun ang binabaril nila sa Channel 4 at saka mga high-powered guns, mga Armalite, mayroon mga basta mga baril, mga garan din rocket launcher. Paglabas namin, minamahal, lahat ng puno ng Channel 4, kasi daming kahoy doon, tumba lahat, puno. Putol lahat ng sanga. Pero manak ng Diyos, buhay na buhay. Purihin ang ating man. Kinabahan din ako noon. Pero sabi ng pastor, puri tayo. Lakas ng puri ko, nawala yung kaba. Totoo yung pagpupuri. Very powerful. Mayroon masamang tao, may mga demonyo. Gagapiin ka, lulusubin ka, pipilitin ka. Magpuri ka lang, aatras sila sa pangalan ni Jesus. Amen? Totoo-totoo yan na mahal. Talagang buhay na buhay ang ating mahal na Panginoon. Ebrasa, praise the Lord. Pinagpala tayo kasi ang ating pastol ay hindi lamang basta-basta. Good shepherd. Sa Biblia kasi mayroong bad shepherd. Ang tawag sa Biblia, harling, harling yan. Harling. Pag sinabing good shepherd, close, pag good shepherd, he has a close relationship with a sheep. Yan po ang ating mga pastor. Mayroon siyang close na relationship. Pag lumapit ka, pag hiwalay mo sa mga pastor, minamahal, ang problema mo ay may kalutasan. Sigurado yan. Dahil sa prayer, sa anointing na sumasang niya, pag lumapit ka, pag hiwalay mo, lutas ang problema mo. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen? Yun po ang good shepherd. My close relationship to the sheep. Masakit man sabihin, kasi marami tayo sa tagal natin yung lingkod sa mahal na Panginoon, marami tayong kaibigan, kasi marami pumupunta sa atin ng mga pastor noong araw. Umaatin sa gawain natin. Nakakalungkot man, may mga pastor na malapit lamang sila sa mayroon silang pakinabang. Pero malapasto natin iba. Hindi siya namimili kahit sino. Mayroon o wala, pareho lang. Yan po ang good shepherd. Hindi harling. Amen? Hindi siya malapit sa mga pare-pareho lang. Mayroon o wala, pareho. Ganyan ang tunay na lingkod ng Diyos. Ang tawag sa Biblia ng mga bayaran, ang tawag yan, bad shepherd, pero hindi binanggit. Ang sabi ka ng kaibigan ko, parang aso daw yan, ang tawag na German shepherd. Kilala niyo yung aso na, mayroon kayong kilala aso, di ba? German shepherd. Alam mo bakit? Yung German shepherd, napaka-bagsik niyan. Sumisila yan, kahit tao sisilain niya. Ganun pala yung mga bayaran, ang katumbas nila, katulad ng German Shepherd. Hinisila, maninila. Hallelujah. Kaya nga, minamahal, mapatunayan ang mga totoong anak ng Diyos. Dito walang alinlangan, kayo ay totoong anak ng Diyos. Amen?
Mapatunayan yan. Proven yan. Minamahal. Napatunayan din na tayo ay lingkod ng Diyos. Katotohanan sa pangunguna ng mga pastor. Kumbaga sa ano, dahil sa prayer na kahit papano, nahawaan din tayo. Amen ba? Amen ba, minamahal? Natural. Ang tatay mo matapang, meron bang natural, mamanahin, matapang din yung anak. Di ba? Malapay, no? Meron. Kung ang tatay mo duwag, duwag ka din. E tayo, ang ating magulang sa Malapay, matapang, kaya tayo, matapang din maglingkod sa ating Malapay, no? Ito'y takot sa mga pagsubok. Hindi tayo takot sa kamatayan. Hindi tayo takot eh. Hindi tayo takot sa kahirapan. Hindi tayo takot. Bakit? Ang ating magulang matapang hinarap lahat ng mga pagsubok. Dahil ang pagsubok mo, yan ang magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Kung wala ka pagsubok, isa kang Kristiyanong malamya. Hindi ka dumaan sa mga kahirapan. Duwag ka. Salamat sa pagsubok. Yan ang magpapatibay. Magbibigay silang tapang para maglingkod sa Diyos. No matter what, kito na mangyari. Susunod ka sa kalooban natin, malapit. Ayaw na ayaw na pino ng paglilingkod na malamya. Ayaw niya yan. Gusto niya yung masigasig na paglilingkod. Kahit ano mangyari, hindi sumusoko. Yan ang gusto niya. Nung araw, diyan si Peter, ipapako ha, nahulog yung pako kasi patiwarik. Sabi ni Peter, hindi ako karapat-dapat na ipako katulad sa Mahalapay noon. Ipako yung pabaliktad. So binigyan siya ni Nero, Emperor Nero, napakasalbahe na emperor. Simbolo ng all the emperors nung araw, mga malulupet, simbolo yan ng final antichrist in the end times. Shadow o tipo ng mga ng huling antikristo na napakabagsik sa huling panahon. The Antichrist. Lahat ng tao pipilitin para magpatatak ng marka niya. Lahat ng tao kukontrolin. Pinakamabagsik yan sa Biblia. Ito'y mangyayari in our time. Ngunit anak ng Diyos, rejoice! Hindi ka matatalo ng mga antikristo na yan. Nalino yan? Sinabi ng banal na kasulatan. Yung binigyan ng chance si Peter, ni Nero, sige, bibigyan kita ng material, mabubuhay ka na maayos sa akin imperyo, takwil mo lang si Kristo. Sabi ni Peter, nasagot ni Peter, wala akong nakitang masamang ginawa sa akin na malapit noon. Ituloy nyo ang pagpapako sa akin. Purihin ang malapit noon, amen? Kasi nga, tradisyon ng Roman Empire, pag may pinako at nahulog yung pako, ibig sabihin, bigyan nyo ng chance mabuhay. Si Peter binigyan ng chance, pero sabi niya, ituloy nyo ang pagpapako sa akin. Talaga namatay siya, na ipinako. Patiwarik ka lang. Pabaliktad yung ulo sa lupa. Napakaliit, napakalayo sa mga pagsubok natin ngayon. And yet, marami sa mga Kristiyano, kaunting pagsubok lang, katitisuran, sumusoko. Ikumpara sa mga pagsubok nila, napakalayo. Mas spoil tayo, mas pinagpala tayo. Kaya ibig sabihin, maliit ang mga bagay, talunin mo yan! Dahil mas marami ang dinaanan nila. Amen? Kaya nga, alam mo nangyari, kasi mga Kristiyano doon binibilanggo, kinukulong, binibilanggo sila. They are in prison. Pag nahuli sila, bibilanggo ka. Pag si Nero na baliw, dati ng baliw yon na imperior, pag nabaliw yon, pag sinumpong, kasi sinusumpong yon eh. Yun, hindi, yun, history kasi may sabi. Si Emperor Nero ay may time na sinusumpong. Alam mo natin ibig sabihin nun, inaalihan ng bad spirit. Hindi man nila alam kasi yung nagsulat, ang sinabi lang, pag sinusumpong. Alam natin, inaapilihan ng bad spirit, inaalihan. Mag-utos ng sundalo yan, kuha ka ng Kristiyano doon, 20 nakakulong. 20! Dadalhin sa harapan niya, harap-harapan niya, ipapakain sa maliyong, kitang-kiti niya. Tawa sa nang tawa. Ganun sa kabaliw. Pero sa atin ngayon,
Hindi na tayo binibilanggo ng physical na bilangguan. Binibilanggo tayo sa kalungkutan, minsan sakit, pagsubok, minsan kahirapan, binibilanggo ka. Mas madali yan kisa buhay ng araw mga Christians. Mas pinagpala tayo ngayon. Amen? Hallelujah! Nakasulat din sa mga sulatan. So may sequence ang mga pag-uusap ng Kristiyano ng araw. Physical silang binibilanggo sa ating panahon. Hindi na po physical. Most of the time, spiritual ang bilangguan natin. Minsan wala kang gana. That is bilangguan. Wala kang gana maglingkod. Di ba? Wala, wala kang, ibig sabihin, hindi ka masaya. Bilangguan lahat ng kaawayan. Kahirapan ka, bigyan ka ng sakit. Puro bilangguan yan. Harapin mo lahat yan at talunin mo. Matatalo mo yan sa pangalan ni Jesus. Pag panahon na ng gawain, kahit na mahal lang, huwag mong kalilimutan, pumunta talaga sa gawain ng ating malam. Wala namang paglilingkod sa mga Pino na smooth yung walang problema, walang ganyan. Walang ganyan. Pag naglilingkod ka sa Diyos, malino sa Biblia. Pag naglilingkod ka, maraming atake sa'yo ang kaaway, kaliwat kanan. Malinaw yan. Pero ang utos ng mga Pinoon, huwag kalimutan ang pagkakatipon, ang mga fellowship, huwag kalilimutan. 1 John, pakibasa mo na. 1 John chapter 1, verse 7, pakibasa po. Unang Juan 1:7. Dito po sa aklatang unang Juan, kabanatang 1, talata ay 7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Nililinis tayo ng dugo pag mayroon tayong pakikisama. Sa English kasi, fellowship. If we have fellowship one with another, mahal ba natin yung pagsasamahan natin sa gawain? Mahal ba natin? Mahal? Masarap ba ang pakiramdam pag nagkakatipon tayo? Fellowship. Sa Grego po, ibig sabihin ng fellowship, pag sinabi ng fellowship ng magkakapatid, sa Grego, ang meaning, I die for you die for me. Yan ang meaning ng fellowship. Namatay, namamatay ako para sa'yo, sa kapwa, kapatid mo. I die for you die for me. We die for the Lord. Yan po ang meaning ng fellowship sa Greek. Ibig sabihin, matindi palang sama natin. Kahit na kamatayan, sama-sama, yun palang meaning ng fellowship. I die for you die for me. We die for the Lord. Yun ang meaning ng fellowship. Hindi man tayo mamatay physically na eh. Hindi na eh. Hindi na. Ang kamatayan natin, kamatayan sa sarili. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Kamatayan sa sarili. Minsan mamatay sa atin yung iba. Pero, sa paningin ng Diyos, hindi ka na kaya patayin ng kaaway. Sa kanila, nung araw, kaya sila patayin. Because that is the period of martyrdom. In our time, hindi na kaya katayin physically ng mga masamang spirito, ang anak ng Diyos. If you have faith, kung tumantangan ka sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ng fellowship, I die for you die for me, we die for the Lord. Ako'y para sa'yo, ikaw para sa akin. Kahit ano mangyari, para tayo sa mga Pinoy. Yun ang fellowship. Palakpan natin mga Pinoy. Amen? Yun ang fellowship. Kung may magagawa ka para sa iba, gawin mo. Amen? Yun ang lumalabas. Pag sabi fellowship, you have something in common. Hindi pwede yung iba, hayahay, yung iba naghihirap. Hindi! Dapat, kung hayahay, hayahay lahat. Kung naghihirap, maghihirap lahat. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Yan po ang meaning ng fellowship. Dapat maintindihan natin. Inamahal, dapat maintindihan natin. Yan ang mga sinasabi naman. Kasi si Pablo, magsumikap tayo para tumulak, makatulong tayo sa iba. Lalo na sa gawain ng Diyos. Amen? Yan, meron silang tinatawag na true faith. Genuine faith.
Meron silang, hindi mo magagawa yon kung wala kang genuine faith. Yung tunay talaga na palampalataya. Pag-ibig sa mga Pinon, malalim na relasyon at pagkakilala sa ating mga Pinon. Yun po yung tunay na palampalataya. Ibig sabihin ng tunay na palampalataya, malalim na relasyon at pagkakilala sa ating mga Pinon. Malalim ang ating pagkakilala, relasyon. Gaano kalalim? Malalim na kahit anong pagsubok, hindi ka umaatras. Yun ang ibig sabihin. Kahit na may karamdaman ka, hindi ka sumusuko. Hindi ka nawawalan ng pag-asa. Malalim kasi ang pagkakilala mo. Malalim ang relasyon mo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kahit may nanguusig sa'yo, kahit may mambubuli sa'yo, malalim kasi ang pagkakilala mo sa ating mahal na Panginoon. Isang araw, sabi ng mga taga-usig ng ating beloved parents in the Lord at that time, Pastor Almeida, wala ka, mahirap ka lang. Hindi mo kaya magkrusada sa telebisyon. Ngayon mga mag-usig noong araw. Inuusig ating mga pastor. Kulto ka. Walang pagkain sa pastoral house. Ibang pastor pa yan, aatras na. Pero, ating mga pastor, tuloy-tuloy ang paglilingko, hindi nagbabago. Kaya, lumago at pinagpala ang gawain ng ating mga Panginoon. Amen? Dati walang pagkain, ngayon sagana sa pagpapala. Nagsimula sa wala. Amen? Basta hindi ka susuko, hindi ka umuurong, isang araw pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? So praise the Lord! Be back 1983, nanghiram na po kami ng mga damit paggawain. Nanghiram kami. Naranasan po namin yan. Lagi kong tinatuto sa inyo para ipaalala ng paglilingkod sa mga Pinoon, may pagsubok talaga, pero sa bandang huli, marami naman pagpapala ay bibigay ng ating malapit. Nahiram ka damit, walang sabon. Ang sabon namin pang paligo ay Mr. Clean, pati shampoo. Yan po yan. Pag sinabi natin, beloved mama dear, sinulat ang pangalan namin sa blackboard, kasama ito sa lamay, tumatalong kami sa tuwa, pagkasama kami sa lamay, kasi walang pagkain sa pastoral house. Maraming biskuit sa lamay, yun ang after namin. Hallelujah. Totoo yan. For how many years, ganyan ang buhay namin. Pagkasama kami sa lamay, tuwang-tuwa kami, nanghiram kami ng damit, para lang makabihis kami agad. Bakit? Hindi naman lamay ang sa isip namin, yung biskwit sa kape. Totoo yan, nilamahal. For how many years? Pero, totoo siya, mga pastor, magtiis lang kayo mga workers. Isang araw, kahit sa ibang bansa, makakarating kayo, pagpapalain kayo. Nangyari! Amen? Amen, sa praise the Lord! Mga kasama namin, sa ibang bansa, ayaw nang umuwi dito eh. Ayaw na magsiuwi. Eh tayo, kahit paano, nakarating din tayo. Nakarating tayo sa ibang bansa, yan sa Hong Kong. Ang ganda pala ng Hong Kong, pero may tumawag sa amin yung Hong Kong ngayon. Pinapatigil lahat ang gawain. Pinapatigil. Meron daw another variant of COVID-19. Another COVID, mas mabagsik daw. Ano mabagsik? Walang mababagsik-bagsik sa malapay noon. Hallelujah. Amen? Magsik-magsik. Dublihin nyo, kahit 1,000, dublihin nyo yan. Ang anak ng Diyos, hindi pa rin matatakot. Hallelujah. Amen? Jesus is greater than Satan. Jesus is powerful. Jesus the Almighty God. Matakot ka? Pinapatigil na tayo nung araw pa eh. Matagal na pinapatigil yung gawain ito. Oh, maliit pang gawain ito. Maliit pang gawain natin. May kapitbahay tayo nung araw, yung hose nila, pinapano sa atin, tubig hose. Pinapaulan habang nagagawain tayo. Kanina pag-uusig dito. Kasama namin yung malapastol, grabe yung hose. Araw-araw ito yung linggo, sumisirit. Iba, basta minsan, basta yung mga kapatiran eh. Kasi inuusig, pinato ng hose.
Yung gusto nila na pandilig, sa atin nilalagay pagawain. Butas-butas yung ano. Basa-basa yung mga kapatira. Pinabayaan natin mga pastor. Nagpipirin mga pastor. Nagpipirin umiiyak. Naku, isang araw, nagbubuo sa atin. Lumuhod. Mga pastor, bautismuhan nyo na ako. Mga pastor, bakit po? Bakit? Kasi kagabi, kasi Sabado ng gabi, piniprepare na niya yung host para sa Linggo, para sa gawain, para ibuhos na naman niya. Ini-spray sa atin. Habang natutulog siya, hindi siya makatulog, mayroon, nakita siya sa bintana niya, maliit na liwanag, ganun kalaki. Ganun kalaki. Napakalayo daw. Palapit na palapit, hanggang sa lumaki. Nandiyan na sa bintana niya, biglang nagkaroon ng naging tao, nakaputi, anghel, ang laki ng pakpak. Sabi sa kanya, hoy, pabautismo ka dyan sa kay Pastor Almir sa Panginoon Jesus. Kung hindi, magdung ka pupunta, itinulo niya, impirno, nakita niya, umaapoy. Sabi, kung hindi ka bautismo, bukas, doon ka pupunta. Madaling, hindi pa nang umpisang gawain, nagluhod-luhod doon, Pastor Almir, bautismohan mo ako. Hindi mo kaya, hindi mo kayang gawain na Panginoon. Amen? O sa una, pwede magtagong-tagumpay ka, kunwari, pero ba nang huli, titiklop at titiklop ka. You cannot kick against the... Ang daming patunay, na mahal, ang daming patunay ng gawain ito ay hindi basta-basta ang gawain. Gawain talaga ng ating mahal na Jesus. Amen? Kaya malalim kasi ang relasyon, pagkakilala ng ating malapastor sa ating malapino. Kaya, yung pagkakilala na yan, napunta rin sa atin. Tinuro sa atin. Amen? Kaya dapat ang paglilingkod natin, hindi malamya. Naglilingkod tayo, hindi for, not for gain, not for material. Huwag ka malikod because of material gain. Mabibigo ka dyan. You will be defeated by the enemy. Serve the Lord because you love the Lord. Maglingkod ka no matter what. Amen? Pinagpala kayo. Sabi nyo, Pastor, hindi nyo maranasin ang pagsubok ng mga pastor. Kahit kami, kahit papano, naranasan natin. Kayo hindi na. Hindi nyo maranasan yan. Dahil covered na kayo ng prayer ng ating mga pastor. Amen? Hindi nyo maranasan yung tinututukan kayo ng barel. Hindi nyo maranasan yan. Yung may nag-aabang sa inyo, itakin ka. Ang daming karanasan natin. Andiyan, babatuhin ka, papuputukan ka ng mga armalay at habang nagagawain, hindi na po niyo maranasan. Bakit? You are covered by the prayer of the man of God. Ang maranasan naman natin, ayan, yung sa huli, yung bagsik ng Antichrist. Yung bagsik ng Antichrist. Pero, bago mangyari yan, bago yan gawin, mandatory na lahat ay kailangan tatakan bago mangyari yan. Pinagpala, dagalagitin manak ng Diyos. We will be raptured. Dalagitin tayo at magmamana na ng buhay na wala hanggan. Amen? Kaya nga, the greatest gift, ang pinakadakila na dapat sa buhay natin, ang sinasabi ng masulatan, dapat punong-puno tayo ng pag-ibig sa ating mga Panginoon. Love sa marapinong, love sa gawain, love sa iglesia, love sa kapwa Kristiyano. Yan kayo ang fellowship eh. Sa Greek, ibig sabihin ng fellowship, I died for you, you died for me, we died for you. Sabihin, kahit ano mangyari, magkakasama tayo. Yun ang meaning. Magdadamayan tayo, yun ang ibig sabihin ng fellowship. Dadamayan kita kahit ano mangyari, yun ang ibig sabihin. Yun ang malalim na meaning ng fellowship. Hindi lang basta tayo nakakatipon, magdadamayan, yun ang meaning. Bakit? Dahil hindi matataga lupa eh. Taga langit na po tayo. Ano man problema natin dito? Pagtulong-tulungan natin at mayroong Diyos nasa sa atin at sama-sama tayo doon sa lugar na wala nang problema, wala nang kamatayan, wala nang karamdaman, kaligayahan, magpasawalang hanggan. Purihin ang ating malapinon habang tayo maawit. Ano mahal? As we sing.
Let's praise us. Praise to the Lord. Mga may sakit, mamaya manalangin tayo. So nang manalangin natin, nag-alam ating mga pastor. Ang may mga problema, kaya ilutasin yan ng ating pinakamahal na Pinusus. Diyos na kamamang habang inawin natin. Isa na ba natin sambahin? Sabi ng Biblia, ang tunay mananamba, yan ang pinapakinggan ng Diyos. Sambahin natin minsan ang pa, para ang ating mga panalangin sa hapong ito ay pakinggan ng ating mahal na Panginoon.
na po. Diyos na lang mamangha. Habang tayo nagsisisi. Diyos na lang. Magsisisi tayo lahat. Mga baguhan sa mga madatihan ng kapatid. Nagkalas tayo nagkukulang sa malaki na. Balik natin ang ating unang pag-ibig sa malaki na. Magbakawa tayo, magsumama tayo sa malaki na. Yes, Lord, forgive us. Tawarin mo kami sa inyo. Pagkakamali, malapin mo give us, Lord. Forgive us. Forgive mo, Jesus.
I love you, my Jesus. Sabihin mo, I love you, Jesus. I love you, my Jesus. Sabihin mo ng first puso, lalabas po dyan ang panlulupay-pay. Muli ka marirevive. Sabihin mo, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah! Masahan lamang kami. Masahan lamang kami. Wala kami kamalawaran natin. Oh my Jesus. Alamala. Alamala. Pinagpala kayo, minamahal. Tagalangit na po tayo lahat. Tagapagmana ng buhay na langgan. Pinili tayo malapay noon para sa kaligtasan. Minamahal kayo, pinagpala kayo lahat. Pinagpala tayo sa mga baguhan. Bago tayo dumalangin sa lahat ating kailangan sa unang dayo, mga pastor. Mga baguhan, tanggapin niyo ating malapin Jesus. Ngayon lang nakadalo sa puno nga webcast viewers na ngayon lang nakapakinig sa gawain natin, mga Panginoon. Binagpala kayo. Hallelujah. Nakilala mo. Yung nakilala mo lang, mga Panginoon, ng lubusan, binagpala ka na ng tunay. First time, gusto mo maligtas. Maligtas ka sa COVID, sa Antikristo. Maligtas ka sa kapahamakan mayayari sa huling panahon. Isa lang gagawin mo, maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating malapin Jesus. Ebanghelyo po, ibig sabihin, mabuting balita na ang Diyos sa langit at katawan tao, ang ating malapin Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli na buhay. Ang kanyang dugo na tumigil sa krus, iyan ang nagligtas sa iyo. Iyan ang naghugas sa iyong kasalanan. Iyan pa Ebanghelyo. Ikalawa, kailangan ng tao magsisi. Ang pagsisisi po ay pagkamuhi sa kasalanan, paglayo sa kasalanan. Ikatatlo, tanggapin mo ang tubig, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. May sakit ka, may COVID ka, bautismo ka, may cancer ka, bautismo ka dito. Mamaya pag-ahon mo, magaling ka na. Sigurado yan. Hallelujah! Hallelujah! Yan ikatlong reglamento ng kaligtasan. Ikatlo yan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Bakit mahalaga yung bautismo? Kasi yung bautismo na yan, yun po ay sumusimbolo ng dugo ng ating malapin na nabuo sa cross. Kaya pag nilubog ka dyan, pag-ahon mo, malinis ka na. Hallelujah! Ikaapat, tanggapin mo ang bautismo sa Espiritu Santo. Sundin po ang mga ngayon lang nakadalo, ngayon lang nakapakinig. Sundin po niyo ang isang panalangin galing sa puso ninyo. Tao sa puso, minamahal. Mahalapin Jesus, Diyos na Ama sa langit. Ako po'y naniwala sa iyong Ebanghelyo. Ikaw ang Diyos ng katawang tao, namatay sa krus ng Kalbayo, nilibing at muli nabuhay para sa akin. Ay yung banal na dugo o naglinis sa akin. Mahalapin Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawang kasalanan. Mula pa na ako isilang hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon, mahalapin Jesus, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at hari na aking buhay. Linisin mo pa ako sa magitan yung banal na dugo na mago sa krus na dahil sa akin. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap kita ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot na langin. Amen and amen and amen. Opo, dakilang ang masalangit sa matawis na palan. Aming pinakamalapin Jesus, ng dalangin mga pastor, ang tumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin po sila sa lahat ng kasalanan. Isulat niyo po kayo ng mga pangalan sa aklat ng buhay. Yun yung silang tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samutalangin. Amen and amen. Manalangin tayo naman, ilagay yung mga kamay sa ulo ninyo. Lahat na may sakit. Lahat na may sakit, ilagay ang kamay sa ulo ninyo. Ngayon din, gagaling kayo.
ngayon din, hindi bukas. Lalo na kung babatismo kayo mamaya, may sakit ka, pag-ahon mo, mamaya mismo, wala ka ng sakit. In Jesus' name! Hallelujah! Praise the Lord! Ilagay mga kamay sa ulo sa po ng magandatihang kapatiran, lahat may problema, may sakit, may problema, sana buhay, taas mong dalawang kamay, wala imposible sa mga Panginoon. Buhay ang Diyos, nothing is impossible to our dearest Jesus. Opo, malapinan sa unang dalangin aming ginagala, mga pastor. Lahat mga may sakit sa hapong ito, mga sa webcast viewers, pagalingin sila, cancer, leukemia, diabetes, COVID, pagalingin nyo sila, mga may problema sa nakbuhay sa pamilya, ikaw maglutas. Bless them, O Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Aming sinasaway, lahat na gawa ng kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng COVID, lumayas ka ngayon din sa mga anak ng Diyos. In Jesus' name, di mo nyo kahirapan, lumayas ka ngayon din. In Jesus' name, sickness, be healed, in Jesus' name. Problem be solved, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of there is Jesus. Amen and amen. Pagtaos puso ka na nalangin kanina, pinagpala ka na. Sumigaw tayo tatabi sa Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Puna mga Panginoon. God bless you so much. Makabalik muna tayo sa ating mga upuan. Minamahal po rin natin mga Panginoon. Mayroon tayong special offering. Habang naghanda ating beloved preacher, Brad Banere Santos, ating special offering. Minamahal po. Dagdag po natin sa gastusin natin para dyan sa pagsisimento po dyan sa ano natin, dyan sa harap, papuntang gate. Kasi malapit na po ang summer. Pag summer po, sobra po ang alikabok dito. Bagong dating po kami dito, 1 year ago, Marso po dyan, araw-araw po kami dito naliligo, lalikabok. Salamat na ba, Pinoon? Ngayon hindi masyado, kaya nasiminto na po natin iba. Pero mayroon pa natitira. Amen? Nung nakaraang araw, sinisiminto pa natin yan, pati po yung praktisa ng mga Children's Square doon, siniminto na kasi malikabok, maputek. Pati harapan ninyo, simentado yan. Inulit natin kasi may kanal dyan, mabaho. Siniminto natin lahat uli yan, minamahal. Kasi may kanal dyan, wala nang kanal dyan ngayon kasi nangangamoy. Inulit po natin yung harap dyan, siniminto. Kaya isiminto po natin yung lahat pa doon. Kaya may mga, may extra blessing po dyan, ating mga kapatiran, lahat po na ganyan. Minamahal, ito na po ang pagkakataon ninyo na mag-ipakita sa malapino na mahal nyo talaga siya. Amen? You love the Lord above all, na mahal. Pakita natin, patunayan natin, na mahal. Of course, ang pag-ibig ay may kasamang sakripisyo. Malalaman na malapin ang pag-ibig natin because we sacrifice something to Him. Amen? Kaya, sa ating special offering, para matapos na po dyan, pag-pray natin, beloved preacher, Brother Ray, pray natin malapin. Mr. God bless all the preacher. At po itaas sa ating mga special offering. Hallelujah. Dakila at pala po namin, Ama Diyos, sa mabanal sa matamis sa Panginoon Jesus, malapangan na rito may matapat na anak. Magkakalip po ng special offering, malapangan ng panalangin po namin, malapangan. Ito po yung basbasan, bilang yung maraming best, malapangan sa oras po ito, malapangan sa mga kapatid na gusto magkalubay sa kulak, magkalubay sila ng buhay, upang sa mga susunod na gawain, ay magamit mo sila, malapangan. Pagpalaamin ko may lahat sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pagkat ikaw ay mabuhay.
sapat na. Wala nang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. God bless you so much, minamahal. Pagpalaya kayo ng lubusan na ating pinakamahal ng Pinesus. Ang ating live telecast o live webcast, live streaming, tuloy-tuloy po yan. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon. Tuwing Biyernes, overnight prayer natin, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Sunday, 9 to 4 o 9 to 3. Yan po ang ano natin. Ating live webcast, ating panambahan. Tuloy-tuloy po yan. Ngayon na po ang panahon natin na kung maaari hindi pa tayo absent, napakadelikado na po. Kung nagmo-monitor kayo sa mga balita, matindi na po. Talagang napakalapit na po ng pagdadagit ng mga banal. Kaya ang makakasama lamang, yung patuloy na mainit, laging nasa gawain ng ating malapinoon. God bless you so much. Punin natin malapin Jesus. Hallelujah. At tayo ay gumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Elder Mary Jaime, kunan dyan. Brother Jaime de Mapi, sa ating closing prayer. Sabayo na po tayo naman sa ating pansamantalang paghiwalay. Purihin natin, Mano Paimon. Amen. Praise Lord. God bless po sa ating beloved and preacher. Mag-aisa po tayo, mga kapatid. Opo nga mampanal, makapangyari sa lahat. Sa unat panalangin na aming magulang sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon Jesus Cristo, maraming salamat po sa iyong nilalakasan na salita na naging kalakasan ng bawat isa sa panampalataya. Maraming salamat po sa mga buhay na patutuo na aming narinig, sa mga nagkaloob po, sa bawat paghiwalay, sa bawat isa. Pag-ingatan mo kami lahat sa pangalan mo. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you. God bless you, minamahal. We love you so much. Our dearest Jesus, love you.